Good morning mga kaigan. Kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe sa akin, please subscribe and press the notification bell all para update kayo sa aking video every twice a week. Maraming salamat sa inyong lahat. So ngayon guys, ngayon mga kaigan, nagluluto yung asawa ko ng Mutton curry. So, sandali lang. Mga kaigan, ganito magluto ang asawa ko. Ang kanyang inuuna pagluto ay onion. Tapos, nilalagyan niya ng chili. At saka leaf. Yan. So, nakapagsaing na siya ng kanin at saka magluluto na lang ng ulam. Ganyan. So, ang ginagawa niya hanggang itong onion, parang brown na. Yung prito na, sa kanya ilalagay yung karne. At saka lalagyan niya ng maliit na kalabasa. Yan. Kalabasa at saka mutton. Ganyan siya magluto. At saka lalagyan daw niya ng beans. Yan. Soya bean. Okay. Iyo da pugil. Iso ko dal sakyo. Yan na. Luluto na siya. Yan na guys, nagluluto. Si ang tagaluto sa amin, alam nyo na yan, matagal ng panahon. Panahon pa ni Kupong-Kupong, alam nyo na yan, si ang nagluluto. Kung hindi nakakaalam, ipapaalam ko sa inyo. Yan, inilagay na niya yung karne. Yan. So, maghintay na lang tayo sa kanya. Alam nyo naman na siya ang tagaluto palagi. Hi, hanggang ngayon hindi pa natatapos itong lockdown. So, nag-breakfast na actually ako. Minom ako ng gatas at saka kumain ng cereal. So, sila ay nagpakit na ng tubig. Yan mga kaigan. Ano bang pag-uusapan natin, no? Lockdown pa rin dito sa Nepal. Sana hindi muna mag-white-white ang aking hair dahil hindi pa ako nakakabili ng pangkulay. Alam nyo na. Tumaba na naman ako. Yung mukha ko lang tumataba. Kailangan natin kumain na dahil nung nagkasakit ako, hindi kumakain na walang lasa. So ngayon, kain naman, madaling gutomin. Minom lang ako ng vitamin C. Yun lang. At saka ngayon, dito sa Nepal, kagabi, ulan ng ulan. Ngayong umaga naman, hindi umuulan. Yun ang update natin ngayon, guys. So, ang update natin dito sa Nepal ay talaga namang lockdown pa rin.
At saka wala tayong mapuntahan dahil hinuhuli ng pulis. Ang mga lakwatsera ay hinuhuli ng pulis at inilalagay doon sa gitna ng kalsada. Ganyan. So, yun na guys. Mga kaigan, yung ulam ay tinakpan na. So, mamaya-maya pa yan. Ay, ang hirap ng buhay, lockdown. Mga sarado pa rin ang mga tindahan. Di ba? Alam nyo guys, yung picture na yun, yung nandoon sa taas, ayun no. Kami para kaming friends and princess. Doon yan sa ano, sa Diradun. Katawot yung pudo? Diradun kung tama? Puti pudo sa ni Mati? Godwall. Oh, doon yun sa Diradun sa Godwall. Ang mga nakatira doon sa Godwall, yung sa Diradun, mostly ay mga Nepali. Sa India rin maraming Nepali. Pala India, yung pala Nepalo. Oh, noon daw yung Godwall na yon, Godwall ay pag-aari ng Nepali tapos kinuha ng India. Ang kina India lele ko ta. Yung history pala niyan ay noon ay sakop pa ng Nepal. Tapos kinuha raw ng India. Yung noon-noon na mga historia o yung sinasabi sa akin ng asawa ko. Kasi marami actually yung ano ng Nepal, malaki yung mapa nila. Tapos siyempre dahil nga itong ano nila, government ay mahirap, so kinuha ng India yung ibang lupain nila. Dati nag-aaway-aaway din ito dahil nga sa kinukuha ng India yung lupa na hindi naman galing sa kanila yung lupa, gusto nilang kunin. Eh may mga Nepali doon na may mga titulo ng lupa, eh, hindi nila makuha dahil inaaway na sila ng mga Nepali. Ba't daw nila kukunin, eh may mga titulo sila ng lupa na dito sa Nepal, hindi pwede kunin, nag-aaway-aaway na noon. Ito na guys, pinapa picture ng asawa ko. Yan ang mga kaigan, ang niluluto ng asawa ko, parang naprito na siya. Ah, sorry. Ang ginagawa kasi niya, talagang pripritohin niya muna yung bof, ay yung maton. Yan. Pag talagang prito na siya, ganyan na, kulay brown na siya, sa kanan niya ilalagay yung iba't ibang ingredients na ilalagay niya. Ganito siya magluto. Mamaya pag naluto na to, kahit kumain ka lang ng plain rice, ay masarap na to. Yan. Tapos yung sauce niya, kahit kaunti lang, eh, masarap na sa kanin. Para ba sa atin yung magminudo ka o mag-adobo, kahit sauce lang kailangan mo, okay lang. Yan na, parang pritong-prito muna siya. Pag nag-brown color na siya, yan. Pag nag-brown yung color, lalagyan niya ito ng kamatis. Ilalagay na niya yung mga ingredients na kakailanganin niya, yan. Ito na siya, nilagyan na ng kalabasa na maliit. Ganito na, yan na, malapit na yan guys. Lagyan ng kamatis. Kamatis, yan. Tapos lalagyan na siya ng garlic ginger paste. Yan, lalagyan ng mga masala, cumin powder,
What is this? Huh? Coriander. Huh? China. I see what is this coriander, yellow powder. Coriander. What is this? Yellow powder. Yellow powder. Mix masala. Man. Asin. Ako, maalat na to. Lagyan pa ng chili powder. Nilagyan pa ng tuyo. Yan. Yan na guys. Yan na mga kaigan. Lalagyan na niya ng yung actually ano yun eh. Yung garlic at saka ano. Garlic at ginger paste. Nilagyan niya ng tubig. Yan na. So, kailangan muna natin takpan. Ganyan. Okay. Mga kaigan, ito na. Ito na ang final product. Yan. Luto na siya. Yan. Masarap na yan sa plain rice. Yan, ayan. Final product of cooking mutton. Okay. Hello! Ito ang aming dinner for tonight. Potato, brinjal, and dessert. Where is the dessert? Ayun, nagluluto ng kanin. Ito guys, ang ulam namin ngayon. Dinner time. Evening, ladies and gentlemen. Good evening, guys, mga kaigan. So, ngayon, nagluto na yung asawa ko ng dinner. Ito yung dinner namin. Gizzard na may talong at saka potato. Ayan, nagsasayang ng kanin. Kaya may maingay tayo. Ayan. So, mayroon din kaming para sa aso. So, yan, para sa aso yan. Kasi dalawang araw na hindi namin pinapakain yung aso, kaya nagugutom na sila. Yan. Yan guys, para sa aso yan. Ayan nga, naghihintay yung aso namin na si Lucy. Ayan, naghihintay siya ng pagkain dahil gutom na gutom yan. Ano, Lucy? Hungry? Yan, kasi dalawang araw ayaw kainin yung pagkain, kaya yan. Ngayon lang sila kakain. Yan guys. Kakain na yan sila mamaya. Papakainin na ng asawa ko. At saka yung pusa naman namin, doon na natutulog, binigyan na ng food. So yan. Hindi ko lang pinakita kanina yung lunch namin, yung kumakain na kami kasi ayaw ng asawa ko. So, kung ayaw niya, diwag. Siguro, ako mamaya pag kumain ako, yun na. Hindi ko na rin ipapakita. Basta yan ang niluluto niya, oh. Yan. Pasensya na kayo sa kusina ko, minsan magulo o ano ba. Yan lang ang mga ano ko guys, mga gamit ko dyan. Kasi yung isa, yung iba kong gamit nakatago sa ano eh, malaking cabinet din. Yan. So, see you later guys. Hello, siya nga pala guys kanina. Eh, ngayong hapon na to, mga alas 6.
Natutulog ako, may tumawag sa phone ko. Yung pala ay may ano na naman, may nag-deliver sa amin ng gatas na liquid na nakalimutan ko na na may order pala yung anak ko, may order uli yung anak ko ng gatas. Yun na lang ang natitirang order na hindi na di-deliver dito sa bahay. Nakalimutan ko na rin. Kung hindi tumawag kanina, hindi ko nalalaman, nakalimutan ko rin, nag-blank ko na yung isip ko na mayroon pa palang magde-deliver sa amin ang gatas. Last na yung delivery na yun, sinabi ko na rin sa anak ko na hindi na muna mag-order kasi kung mag-open, bibili kami, lalabas ulit kami ng asawa. So yun, salamat na naman ako sa anak ko. Hindi na kami mag-order ulit kasi baka mag-open na. Tingnan natin kasi bukas ang last ng lockdown. Titingnan natin kung i-extend ulit o hindi na kasi yung government tinitingnan nila kung marami pang may COVID dito sa Kathmandu. Kung marami pang may COVID, hindi i-open siguro. Sana i-open na yung mga shop, no? Kasi yung pagkain, ganon. Pero tinatansya nila kung marami pang may COVID o wala na. Kaya yun, kung may mga sakit pa, baka i-extend ulit. Kasi one week mag-extend sila eh. Dinadahan-dahan. So I hope na ma-open na itong next week. At saka, yun na. Mamaya na naman ulit. Guys, luto na ang ating ulam pang dinner. Yan, ang bilis magluto ng asawa ko. Yan, oh. Yan, luto na. Ngayon ay dal, yung sabaw. Sabaw na lang niluluto niya, tapos na lahat. Tsaka yung kanin, yan, luto na. Ready na ang ating dinner. So, baka na naman kami kumain ng alas 9 dahil nga kumain pa lang kami ng spaghetti. Yan. Yan na guys. Ready na ang lahat. Naluto na ng asawa ko. So, pagkain na lang ang kulang. Cool.